Tumayo na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tinipon bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hefte, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at naggamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leyon, pumatay ng nangangalit na apoy, at nagligtas sa tabak. Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat na paurong ang hukbo ng dayuhan? Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroong din nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahok, aping-api
at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanilang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Buon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas, malasin ninuman ang paggalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iingatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pagkaakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo, yaong aking taghoy, nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Gereseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw, gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kaniyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus,
anak ng kataas-taasang Diyos. Ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami. Tugon niya, at mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At siya'y pinahintulutan niya, lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pangpang ng lawa at nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tignan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay nga si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadeboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na tapat. Tunay nga pong tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Unang-una, upang tayo ay magpasalamat sa ating Diyos Ama sa bawat biyaya at pagpapala na ating nakamit at patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Tinipon din tayo upang tayo ay magsisi at humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali, sa mga pagkukulang at sa napakaraming kasalanan na ating nagawa at sa paglabag sa mga kautusan ng Panginoon. Gayon din po ay tinipon tayo upang pagsamasamahin ang ating mga panalangin, ang pagsusumamo ng ating puso. At yan ay ating maiakyat sa ating Diyos Ama. Kaya nga sa mga sandaling ito, sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ay huwag nating kakalimutan na isama sa ating mga panalangin at sa ating mga intensyon, ang mga kapatid, ang mga kamag-anak, at mga kaibigang nating may sakit at nasa banig ng karamdaman.
Gayon din po, isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at mga kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Napakahaba po ng ating pagbasa sa araw na ito. Ngunit simple ang mensahe na nais ipahatid ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nais ng Diyos na tayo ay lumaya. Narinig natin ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At siya ay nakatira sa libingan. Lahat ng paggapos, lahat ginawa sa kanya. Ngunit napakalakas ng masamang espiritu at tila baga walang sinuman ang makapagpaamo at makapagpagaling sa kanya. Ngunit nang dumating si Jesus, ang masamang espiritu ay nanikluhod sa Diyos at ibig niyang lumaya sa lalaking kanyang inaalihan at natakot kay Jesus. At ang sabi niya, kung maaari, ilipat mo na lang kami sa mga baboy. At ito nga ang naganap. Ang lalaki lumaya sa kanyang pagkaalipin sa masamang espiritu. At nang tinanong ni Jesus kung sino siya, ang sinabi niya, pulutong sapagkat marami kami. Nakakatakot ang kasamaan, marami, pumapaligid sa atin. Hinihila tayo upang wag mapalapit sa ating Panginoon. Alam po ninyo, ang diablo galing sa salitang diabolos, ibig sabihin, division. Ang kasamaan, nais tayong paghiwa-hiwalayin. Ang kasamaan, nais pagkakawatak-watak. Ngunit nang dumating si Jesus, ang nais niya, maging isa tayo. Kaya nga lagi naming sinasabi, tayong lahat ay tinipon ng Diyos bilang isang kanyang pamilya at angkan. Tinipon tayo ng Diyos dahil nais niya na tayo ay nagkakaisa sa isang mabuti at ganap na hangarin. Nais ng Diyos na ang kaniyang mga anak nagkakaunawaan, nagkakaisa at nagmamahalan. At kung nais ng Diyos na tayo'y nagkakaisa, nais naman ng diablo, ng masasamang espiritu, ng kasamaan, na tayo ay magkakaaway-away, na magtayo'y magkahiwa-hiwalay, na tayo'y magkakawatak-watak. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ang masamang espiritu, lahat gagawin, wag lang tayong mapalapit sa Diyos. Ang masamang espiritu, gagawin ang lahat ng pangahatak sa oras na tayo nagbabalik loob, sa oras na tayo gumagawa ng mabuti, sa mga sandaling tayo ay nagmamahal, tayo'y ginugulo ng masamang espiritu. Ngunit ano ang sabi at mensahe ng Ebanghelyo? Huwag tayong matakot dahil ang kapangyarihan ng Diyos mas malaki at higit na mas makapangyarihan kaysa kapangyarihan ng masamang espiritu. Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto? Sumampalataya at magtiwala sa Diyos. Nakakalungkot isipin
na minsan, konting panalangin lang na hindi dininog ng Diyos, nagtatampo na tayo. At minsan, gumagawa tayo ng masama para magpapansin sa Diyos. Minsan, kumakapit tayo sa masama dahil hindi na tayo marunong maghintay sa pagtugo ng Diyos. Parang minsan, yung mas madaling paraan na masama, mas kakapitan natin. Kasi ang akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Pero ang pagdating ni Jesus, makikita natin ay ang pagdating na kung saan nais niya na ang bawat isa ay makalaya. Hindi lang sa masamang espiritu, ngunit makalaya tayo sa pagkaalipin natin sa mundo. Ano ang nagpapaalipin sa iyo? Ang iyo bang kayamanan? Ang iyong bang propesyon sa buhay? Ang iyo bang kagalingan? Ang iyo bang kapangyarihan at karangyaan? Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ang lahat ng ito, panandalian. At pag naging alipin tayo ng kamunduhan, para tayo sa ebanghelyong lalaking na aalihan ng masamang espiritu, hindi mapakali, hindi alam kung anyang gagawin, maligalig, hindi makontento sa buhay. Kaya nga sinasabi natin na tanging ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang makakapagpalaya sa atin. Tanging ang ating Panginoon ang magbibigay kasagutan sa bawat hinaing ng ating puso. Siya ang sagot sa matagal ng hinihintay na pananabik ng ating mga puso. Sapagkat ang Diyos ang kaganapan ng lahat sa ating buhay. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang dakilang manggagamot. Nagpapagaling hindi lang ng ating pisikal na karamdaman, kung hindi nagpapagaling ng kabuuan sa atin. Holistic healing. Binibigyan na tayo ng pangkalahatang pagkahilom sa puso, sa isip, sa emosyon, sa pisikal na karamdaman, at sa kabuuan ng ating pagkatao. Pinapalaya tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay gumaling. Nais ng Diyos na tayo ay lumaya. Ngunit bilang pagtugon, nararapat tayong umasa, maniwala at magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Ilapit sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Sa bawat kahilingan, ang atin pong itutugon, kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan nating manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesukristo, manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos,
upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Tataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Tataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubuni kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nais ng Panginoon na tayo ay lumaya sa ating pagkakaalipin. Bilang tugon, tayong lahat magtiwala at umasa sa Kanya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya, magpasalamat at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Announcement. Una, sa darating na Huwebes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila, at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ikalawa, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayong lahat. Pinapaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa bantaan ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalalin lang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangakol nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinagawa